ospital. Grabe yung hika ni Lolo. Sabi ng mga doktor, baka mga ilang araw para po siya dun. Hindi ba siya dadalawin? Sabi nga po pala ng mga doktor, kailangan pa raw ng maraming gamot. Sabi naman sa akin ni tatay, hindi na raw kayang bilhin yun. Hindi alam, gusto siya kukuha ng pera. Wala rin akong pera. Anong ginagawa nitong TV nyo? Karaoke nyo. Pwede nyo na maibenta yan, ha? Pinagpagurang ko ang mga yan. Pinaghirapan ko. Lola, nasa ospital si Lolo. Bah, hindi ko kasalanan na nasa ospital ang Lolo mo. Kayo ang may kasalanan kasi binasag ninyo ang mga koleksyon ko. Mas importante pa ba sa inyo yan? Yung mga basurang koleksyon nyo? Huwag mong matawag-tawag na basura ang mga yan. Mas importante ang mga tinatawag mong basurang yan kaysa sa inyong lahat. Ang sama mo naman, Lola. Sarili mo lang iniisip mo. Anong alam mo sa pinagdaanan ko? Kung hindi ko iisipin ang sarili ko, walang mag-iisip ng kapakanan ko. Hindi ang lolo mo, hindi ang tatay mo, lalong hindi kayo. Hindi ako importante sa inyo. Ang lolo mo, niloko ako. Pinangakuan niya ako ng magandang buhay. Umasa ako. Pero walang nangyari. Sabi ko, magtatrabaho ako para umasenso. Ayaw niya. Hindi niya ako pinayagan. Bahala na daw siya. Wala rin nangyari. Ang tatay mo, nilayasan ako. Kasi wala na siyang kailangan sa akin. Dahil wala akong pera. Masakit. Masakit para sa isang ina. Ang mga tinatawag mong basurang ito, yan. Yan ang nagpuno ng mga pagkukulang sa buhay ko. Yan ang mga pangarap ko. Ang mundo ko. Ang buhay ko. Kung wala ang mga yan, ano ang bahay na ito? Wala. Wala. Junel. Junel. Magagabi na. Mauna ka na umuwi. Kailangan ko tapusin to eh. Kailangan ko rin ang pambili ng gamot ni Lolo. Nako, tumigil ka nga. Kung ikaw magkasakit, eh di dagdag problema ka pa. Mahal na mahal kayo ni Lolo. Sayang, hindi nyo kayang bigay yun. Talaga bang hindi nyo kayang bigyan ng pagmamahal si Lolo kahit konti lang? Kung hindi, wala na ako dito. Matagal na akong wala dito. Thank you.
nagamit yun. Dalhin mo sa lolo mo. Pambili ng gamot.